What a beautiful day. Wow! A beautiful day. Walang traffic day. It's a beautiful day. Traffic pala. What a scam day. Filter dito, filter doon, every day. O na ka na, gusto mo ba? Sa gilid. Uy, ano na mga alam mo na kanon pa na. Dami talagang dito. Mga enforcer. Nakabantay sa ano. Papasok dun sa Julio Vargas. Paggaling ka kasi ng ano, ng ilalim. At kumanan ka, nagpunta ka ng Julio Vargas. Huli ka. Pero maganda yan. So that they can maintain the peace and order ng traffic. Pumpy ride. Yes. Tayo sa Corinthians kasi dun. Enjoy dun. Ganda. Traffic na dito sa ano. Ortigas sabi. And guys, what a beautiful day. Karang araw guys, tumaan ako sa Kawasaki Leisure Bike sa May Libis. At napakaraming ano doon, yung C900. Napakaswerte talaga ng mga ano. Napakaswerte naman nung swerte guys nung mga ano, mga nakapag-antay ng C900 dito ulat ko. Anyway, ganda, ganda yung C900. Ano rin yun eh, mayroong dalawang SE tapos madaming standard version. Okay, ganda. So, yung nagustuhan ko doon sa C900, yung seat height niya, mababa, mas mababa dito sa MT09. Kaya, yung confidence level mo kapag medyo short rider ka, okay doon. Kaso nga lang, medyo mabigat siya ng konti. Konti lang naman. Guys, nung tinitignan ko siya, ang napansin ko lang din, syempre excited akong tignan eh, yung maupuan. Actually nakikita ko naman na yon palagi sa Moto Street, yung mga naunang nakabili ng mga C900. Huli ba dito ng ano, maingay? Parang natatakot ako dito eh. Baka nang huhuli dito ng maiingay na motor. Sarap talaga dito. Malalay lang tayo. Kaya nung tinignan ko yung ano no, yung C900 malapitan syempre, tapos sinakyan ko. Yan naman talaga yun. Kailangan ma-feel mo yung bike. And so titignan ko kung nakaramdam ba ako ng panghihinayang o hindi. Kaya syempre ito nga, naka MT09 tayo. Tapos yun nga, nagdatingan na yung mga yun. Ano siya guys eh, hindi naman ako nakaramdam ng panghihinayang.
bakit ito yung kinuha ko. Kasi, sa totoo lang, kapag kinukompare ko silang dalawa, may something dito sa MT-09 na, alam mo yung, pag tinitignan mo siya, napaka-premium niya. Napaka-premium nung bike na to. Ewan eh. Ganun yung nararamdaman ko eh. Doon, siguro, paano ba? Andami kasing plastic noon. Tapos, okay naman siya. Maganda. I mean, maganda siya. Parang, either of the two yung pinili mo, di ka na ano eh, di ka na talo eh. Ayan. Tapos, yung isa pa doon, syempre yung riding position nung bike. Medyo aggressive yun. Kaya, napaisip din ako kung halimbawa lang, yun yung nabili kong bike. Tapos, ginagamit ko siya pang sagada. Ganyan. Ano kaya yung magiging itsura ko dun, no? Siyempre, long ride yun eh. Ilang hours of ride kami dun. Ito kasi sobrang komportable. As in talaga, hindi talaga ako napagod dito sa MT-09. Kaya yun. I don't know kung gina-justify ko lang yung purchase ko dito sa MT-09. Kasi kung totoo lang, pwede ko naman ito ibenta tapos bumili ako sa E900, di ba? Pero hindi eh, parang para sa akin, nagpapasalamat na rin ako na yung mga tao that time ay sa E900 din ang hinahanap at hindi sila bumili nitong MT-09. Kasi ang daming stock na ito eh. Wala atang bumibili. Pero before, ito yung walang stock kasi dami mong ibili doon ito, naghahanap. Pero nung dumami ng stock niya, gusto na ng mga tao, say 900 na. So, maraming stock to. Buti na lang, ganun din. Kasi, ang ganda ng bike na to eh. Napaka-comfortable. Kita nyo naman, lagi kong dinadaan sa traffic everyday. Pinapapasok ko to, rain or shine. Ayan, dinadaan ko sa traffic. Itong daan na to, lately ko lang din na-discover. Galing oh, walang ka-traffic. Ang sarap. Yun nga lang, baka kasi parang private itong lugar na to. Green Meadows. Iniisip ko baka ako ay parahin dito dahil maingay yung motor. Ayan. Sana hindi. Pero guys, kung ngayon nyo plano bumili talaga ng C900, napakadami ngayon. Sarap makamili ngayon. Huwag kayong bumili, tumingin. Ayan. Pero kung gusto nyo ng mas komportabling bike, mas magaan, mas nimble, marirecommend ko ito, MT-09, syempre. Bias ako eh. Bias. Hindi. Hiningan ko rin naman yung opinion sa YouTube yung ibang mga riders na both meron silang sa E900 at MT-09. And masabi naman nila na both bike naman ay okay. Pag mga twisties daw, maganda daw gamitin tong si MT-09. Kapag mga rektahan si 900. Ayan. Ang ginagawa ko dito. Doon sana ako dumaan sa gilid. Doon pa yan. Ang dami ko nakikita ng C900 ng mga big bike. Wala pa akong nakasabay na naka MT-09 eh. Ako lang yata yung nilalang dito na may MT-09 dito sa dinadaanan ko. Yung mga usually nakikita ko yung Triumph, may nakakasabay akong Triumph, tapos isang C900,
Tapos yung iba, mga ninja na, mga sports bike. Siguro nagpupunta ng Marilaca yung mga yon dito na daan. Ayun guys, so it's a good day today. Good day to ride. Ayan, so papasok na ako dito sa Eastwood. At magpapark na ako doon sa aking favorite na pinagpaparkan. Okay guys, so ganito na lang ating ride. Ride safe. See you next ride.